Si Luffy, Chopper at Bonnie ay nagpalit ng damit at sinuot nila ang damit na gawa ni Vegapunk. Ito ay futuristic na damit na may machine ni Vegapunk. Si Jinbe naman ay nagsuot ng Hawaiian shirt. Pagkatapos ito ay namit nila Luffy ang isang police robot na may kaparehas na itsura ni Kuma. Ang robot na to ay may robotic na balikat at nakasuot ng bilog na sunglasses. Sumunod ay inatake sila ng robot na Kuma. At nung susuntukin na sana ni Luffy ang police robot, ay pinigilan ni Bonnie si Luffy. At dito ay sinabi na ni Bonnie na si Kuma ang totoo niyang tatay at ang nag-iisang natitirang pamilya ni Bonnie. Habang ikinikwento to ni Bonnie, ay may konting flashback na ipapakita na younger Kuma habang hawak-hawak niya si Bonnie nung baby pa to. Ngayon na alam na ni Luffy na tatay ni Bonnie si Kuma, ay hindi na magdadalawang isip na tumulong si Luffy kay Bonnie. Dahil ang Straw Hat Pirates ay malaki ang utang na loob kay Kuma dahil ligtas ni Kuma sa kapahamakan. Sa sabaw din noon bago mag-timescape ay tinulungan ni Kuma makatakas ang Straw Hat Pirates kay Admiral Kizaru. Pagkatapos ito ay 2 taon binantayan ni Kuma ang Thousand Sunny sa mga pirata at marines hanggang makabalik ang mga Straw Hat Pirates. Kaya sa ngayon, mahalaga para kay Bonnie at Luffy ang buhay ni Vegapunk. Dahil si Vegapunk lang ang makakagawa ng paraan para bumalik ang consciousness ni Kuma. Maaring ito ang maging dahilan din nila Luffy para kalabanin ulit sila Rob Lucci. Dahil hindi papayagan nila Luffy na mamatay si Vegapunk sa kamay ng mga CP0. Ang Blackbeard Pirates ay inambush ang Heart Pirates sa gitna ng dagat sa New World. Si Blackbeard ay kasama sila Jesus Burgess, Van Augur, Doku at Stronger. I-reveal din na Devil Fruit user na din ang mga to. Si Jesus Burgess ay kumain ng Devil Fruit na Riki Riki Nomi na nagbigay kay Jesus Burgess ng superhuman strength. Si Doku ay may Devil Fruit na Shiko Shiko Nomi na nagbigay sa kanya ng kakayahang mang-infect ng sakit sa kanyang target. Si Van Augur naman ay may Devil Fruit na Wapo Wapo Nomi na nagbigay sa kanya ng kakayahang mag-warp o i-teleport ang kanyang target. Si Stronger ay may Mythical Zoan Devil Fruit na Uma Uma Nomi Model Pegasus. Si Law gamit ang kanyang technique na room ay tumakas pumunta sa pinakamalapit na isla. Pero itineleport din ni Van Augur si Vergis kung saan pumunta si Law. Binuhat ni Vergis ang isang bundok at inagis ito kay Law. Si Doku at Blackbeard naman ay nakasakay sa lumilipad na si Stronger para makapunta din sila sa isla. Inatake ni Doku si Law. Ginawang babae ni Doku si Law pero ginamit ni Law ang kanyang haki para mapawalang bisa ang atake na disease power ni Doku. Sinabi ni Law na marami siyang natutunan sa laban nila kay Big Mom at Kaido sa Wano. Nalaman niya na ang malakas na haki ay kayang ipawalang bisa ang powers ng Devil Fruit. Sumunod ay si Blackbeard na ang umarap kay Law. Sinabi ni Blackbeard na iniisip niya kung sino kila Luffy, Kid at Law na umalis sa Wano ang una niyang mahahanap sa New World. Sa final page ng manga ay mag-uumpisa ng maglaban si Blackbeard at Law. Sinabi ni Blackbeard na alam niya na mayroon ding nakuha si Law kay Kaido. Kaya kukunin ni Blackbeard ang lahat ng Road Phoneglyph ni Law. Si Law naman ay sinabi na handa na siyang lumaban. At kung sino man ang manalo ay siyang makakakuha ng lahat ng Road Phoneglyph. Hindi natin makakailan na dehado sa laban na ito si Law. Marami ang nag-point out sa mga dumaan na chapter na hindi malakas ang ibang crew ni Law sa Heart Pirates. Malaki man ang naging improvement o level up ni Law sa Wano, ay mahihirapan pa rin siyang kalabanin si Blackbeard. At ang 3 pang members ng Blackbeard Pirates may mga overpowered na mga Devil Fruit. Si Beppo lang ang alam natin na may pag-asang tumulong kay Law sa labanan. Maari kayang ipakita na ni Oda ang sulong form ni Beppo sa labanan na to? At gaano kaya kalakas ang sulong form ni Beppo? Dahil sigurado ko ang lakas ng sulong form ni Beppo ang dahilan kung bakit napakataas ng bounty ni Beppo. Alam ko 500 berries lang ang bounty ni Beppo dati. Pero sigurado, napakalaki ng itinaas ng bounty ni Beppo pagkatapos ng Wano. Sigurado ko ang bounty ngayon ni Beppo ay kaya ng pantayan ang mga Yonko Commanders nung baby pa sila. Pero seryoso muna tayo. Sa palagay nyo ba ay may pag-asang manalo ang Heart Pirates sa Blackbeard Pirates? Ilagay nyo na lang ang opinion nyo sa comment section. I-summarize muna natin kung ilan ang mga Road Phoneglyph ng 3 captain na gustong targetin ni Blackbeard. Ang Straw Hat Pirates ay may 3 Road Phoneglyph at ito ay nakuha nila kay Big Mom, Zozo at Wano. Ang Heart Pirates ay mayroong 2 Road Phoneglyph. Ito ay nakuha nila sa Zozo at Wano. Ang Kid Pirates naman ay mayroon ding 2 Road Phoneglyph. Sa Chapter 1056 ay nalaman natin na nakakuha ng kopya ng Road Phoneglyph ni Big Mom, sila Kid. At pinigyan din nilo ng copy ng Road Phoneglyph ng Wano, sila Kid.
Dahil hindi pa natin alam kung meron na bang road poneglyph si Blackbeard, ay maaari lang natin sabihin na kapag natalo ni Blackbeard si Law, ay magkakaroon na siya ng dalawang road poneglyph. Pero kung totoo ang theory na pumunta ang Blackbeard Pirate sa Whole Cake Island para makakuha ng kopya ng road poneglyph ni Big Mom, ay magiging magkaparehas ang bilang ng road poneglyph ng Straw Hat Pirates at Blackbeard Pirates. Kaya umpisa na talaga ng race papunta ng Laughtail. At ang mga kalahok sa race to Laughtail ay ang mga grupong Heart Pirates, Blackbeard Pirates, Kid Pirates, Straw Hat Pirates. At katulad ng sinabi ni Shanks sa chapter 1054, ay sasali din ang Red Hair Pirates sa race to Laughtail. Kung bago kayo dito sa aming channel, please hit the subscribe button para mabalikan ninyo ang aming mga videos. Sama nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga bago naming uploads. Meron kayong tanong or topic na gustong i-discuss? Ilagay nyo lang sa comment below. Thank you for watching and kita tayo sa next video.